Narito ang huling habilin ni Felipe, Mrs. Amonte, Carmela. Binasa nito ang testamento. Una ay ang pagkakaloob nito ng titulo sa mga lupang kinatitirikan ng bahay ng dalawang matandang katiwala sa asyenda. Ganoon din para sa mag-asawang Berto at Sela, na binigyan ng habang buhay na pensyon sa sandaling minabuti ng mga itong magretiro na. Natutuwa si Carmela para sa mag-asawang Berto at Sela, at ganoon din para sa dalawang matandang katiwala. Buong buhay ng apat na mga tauhang ito ay ginugol sa paglilingkod sa papa niya. At sa iyo, Carmela. Wika ng abogado na nagpabalik ng pansin niya rito. Bilang ka isa-isang anak, ay mamanahin mo ang kalakhang bahagi ng asyenda. 70% to be exact. Ibinibigay sa iyo ni Felipe ang karapatang mamili kung aling bahagi ng lupain ang gusto mo. Bagaman natitiyak na ng papa mo na sisimulan mo yon mula rito sa bahay, hanggang sa prutasan. At ang natitirang 30% ay mauuwi kay Elaine Martinez sa Monte. Sinulyapan dito si Elaine na nananatiling walang kibo. Pagkatapos ay si Adam na inip ang anyo. Ang bahay na ito ay sa iyo rin iniwan ng papa mo, iha. Ang income ng asyenda ay paghahatian nyo ni Mrs. Amonte sa ganoon ding paraan. Ganoon din ang nakadepositong pera ni Felipe sa dalawang bangko sa bayan. Ang mga fishing boat ay mauuwi sa iyong lahat, Carmela. Tumayo siya. Inaasahan niyang hindi hahatiin ni Felipe ang mga fishing boat at ang prutasan sa kanila ni Elaine. Ang unang dalawang bangkang pangisda ay pag-aari ng mama niya. Sa mga yun unang nagsimula ang kabuhayan ng mga Samonte, bagong mag-asawa pa lamang ang mga magulang. Felipe and her mother had shared common love for fishing. Hindi ko kailangan ng ipinamana ng papa mo sa akin, Carmela. Mahinang sabi ni Elaine nang hindi siya magsalita. Pinag-usapan na namin ito nang gawin niyang testamento. Subalit ginawa niyang irreversible ang bilin niya upang hindi ko maibalik sa iyo sa sandaling mamatay siya. Biglang nabasag ang tinig nito. She cleared her throat many times before she spoke again. Hindi namin parehong iniisip ang kamatayan nang gawin niya ang draft ng testamentong ito. Pagkatapos ng huli naming biyahe sa Amerika. I don't really mind, Auntie Elaine. She smiled faintly. Kung ano man ang iniwan ni Papa sa'yo ay karapatan mo bilang asawa niya. Tumikim si Attorney Roca at muling nagpatuloy sa pagbabasa. At sa'yo, Adam. Patuloy ng abogado na tumingin dito na ang mukha'y kakikitaan ng boredom. Ibinibigay sa iyo ni Felipe ang karapatang mamili ng mamamahala sa fishing business mula sa mga matatandang tauhan din nito. Hindi sumagot si Adam, subalit kahit papaano'y bahagya itong tumango bilang pagsang-ayon. At tulad ng alam mo, ay sa iyo ipinagkatiwala ni Felipe ang pamamahala sa buong asyenda sa Monte. It isn't binding though. But then, may palagay akong ang usapang personal niyo ni Felipe ay sapat na. Out of goodwill, kaya ka pumayag. Pero hindi marahil binanggit sa'yo ni Felipe ang compensation. Tumatanggap ako ng buwa ng sahod bilang mayor na tagapamahala ng asyenda, attorney. Adam said unemotionally. Tumango ang abogado. Totoo yon, pero may idinagdag si Felipe dito. Na bukod sa sahod mo, itatanggapin mong 10% ng net income ng asyenda, Adam. Nasa pagpapasya mo kung buwanan o taunan ang drawing niyon. There was a glint of surprise in Adam's eyes. He stared at the lawyer incredulously. Bakit nag-iwan ng ganyang habilin si Felipe, attorney? Hindi ako umaasa ng ganting salapi sa usapan namin. Sapat na ang sahod na tinatanggap ko. Hindi ko kailangan yan. Tangi lamang sa pagtanggi mong pamahalaan ng asyenda. Maaaring hindi mo tanggapin ang kaukulang 10%, Adam. Pero hindi mo naman gagawin yon, hindi ba? Nangaarok ang tingin ng abogado rito. Lubusan ang tiwalang ipinagkaloob sa'yo ni Felipe at nangako ka sa kanya. Malibang hindi mo gustong tuparin ang binitiwan mong salita. Adam muttered something unprintable. Elaine and Carmela winced. Nangako ito kay Felipe na tutulungan ng dalawang katiwala at magmumungkahi ng mga makabagong pamamaraan sa pagtatanim at pagsasaka sa asyenda sa Monte. Hindi nito naisip na ipapaubaya rito ni Felipe ang responsibilidad sa pamamahala sa buong asyenda. Kayong may sariling lupain din naman itong kinakargo. Nang huli kami mag-usap ni Felipe, ipinagmamalaki ka niya sa akin, Adam. The lawyer said gently. Nakita niya sa iyo ang kabuuan ng isang anak na lalaking hindi siya nagkaroon.
And when he saw the faint expression on Carmela's face, the lawyer added, "Your father loved you, Carmela. Alam mo yan. Kaya naman na magpakasal kayo ni Adam ay labis ang kaligayahan ni Felipe. Kung tapos na kayo, attorney, babalik na ako sa kuprahan." Wika ni Adam at nag-akmang tatayo, subalit hinawakan ng abogadong braso nito. "Maupo ka uli, Adam," the lawyer commanded in a serious tone. "Hindi ko pa nababasa sa inyong probiso sa testamento ng papa nyo." "Probiso? Anong probiso, Tito Marcos?" Pinaglipat-lipat ang abogadong paningin sa pagitan nilang dalawa ni Adam. "Ganito ang probiso na ibinigay ng ama mo, Carmela." He paused and then continued. "Mauuwi lamang sa iyo ang kaukulang mana na kababasa ko lang kung sa loob ng 2 buwan simula sa araw na to ay muli kayong magpapakasal ni Adam at magsasama hanggang kamatayan." Isang singha pang kumawala kay Carmela. "Should you both decide to remarry again within the time frame of 2 months, may nakalaang 1 buwan para lamang sa paghahanda ng inyong kasal. Maaari niyong basahing 2 mga detalye ng pagpapakasal na siyang gustong mangyari ni Felipe." Magkapanabay na tumayo si na Adam at Carmela. They stared at each other like 2 combatants. Si Elaine ay nanatiling kalmante. "Is this a joke, Tito Marcos?" Carmela asked in an incredulous tone. "Maaari mong basahin ang mga dokumento, iha. Bawat isa sa inyo ay iiwanan ko ng tig-isang kopya." Marahang muling bumalik sa upuan si Carmela. Adam remained standing and walked toward the window. Nanungaw roon na tila ba may interesanteng bagay itong nakita sa labas. But Carmela couldn't be deceived. Nakita niyang paggalawan ng mga ugat sa leeg nito. Tanda ng pagtutol. Again, the pain cut her like a knife. Sukal ba talaga sa loob nitong ideya na magpakasal at magsama silang muli? Her attention went back to the lawyer. "Ang sabi niyo ay sa loob ng 2 buwan. Paano kung hindi agad siya makaapuhap ng akmang salita?" "Kung sa loob ng 6 na panahon, that is 8 weeks from today, at hindi nangyari ang bilin ng ama mo, Carmela." He paused. Ibinaba nitong mga papeles sa mesa at tumingin sa kanya. Saan yung hindi niya mawari kung nagsisimpatya o kung ano paman? Anong mangyayari, Tito Marcos? "Ang mamanahin mo ay paghahatian ng mga matatandang tauhan sa asyenda. Ang kompensasyon ay depende sa mga taon ng paglilingkuran ng bawat isa. Ang tanging maiiwan sa iyo ay ang bahay na ito kasama ang mga lupang kinatitirikan, patungo sa private beach, at ang fishing boats. Of course, you know why Felipe couldn't disinherit you with his house and the boats. Nakapangalan ng mga ito sa mama mo." Carmela was astounded. Napatayo, dragging her chair. But, that's not fair. Hindi magagawa ni Papa ito, Tito Marcos." Adam's gaze fell on her. Disbelief and shock crossed his face. He started to walk back towards the conference table. "Wala bang paraan upang ikontesta ang habilin ni Felipe, attorney?" Umiling ang abogado. "It would be a waste of time and money, iho. The will was watertight. Felipe made sure of that. At isa si Elaine sa testigo na matino ang isip niya nang gawin ang testamento." Nangihinang na paupong muli si Carmela. Bakit ginawa ni Papa ito, Tito Marcos?" Nagahalo ang iba't ibang damdamin sa dibdib niya. Ni hindi niya alam kung ilan sa mga damdamin yun ang unang dapat na maramdaman. Kung sama ng loob sa ama sa ginawa nito, o kay Adam, dahil nakikita niyang hindi rin nito gusto ang probiso, o ang posibilidad na mawawala sa kanya lahat ang mga ari-ari ang legal sa kanya. "Kayo lamang ni Adam ang kayang sumagot sa tanong mo na yan, iha." Malumanay na sagot ng abogado. "Ako man ay itinanong kay Felipe ang bagay na yan bago ko sinunod ang gusto niya. But he has refused to explain his actions." Sinamsam na nitong mga gamit at ipinasok na muli sa briefcase. Iniwan nitong 3 kopya para sa kanila. "Kung may kailangan ka, iha, alam mong opisina ko o maaari kang magtungo sa bahay ko. Ikagagalak ni Tita Asuncion mo na dalawin mo kami." Wala sa loob na tumango siya. Muling na upo. Other times, she would be glad of the invitation. Pero nakatuon ang isip niya sa probiso ng ama. Hunger crossed her lovely face. "Sa maikling salita, Tito Marcos, nakatali ang mana ko kay Adam." It was more of a statement than a question.
And then she turned to Adam furiously. He met her eyes boldly, challenging her. She couldn't stand the equal fury that emanated from his eyes. And she turned her gaze to Elaine. Gusto niyang sumbatan ito. Alam niyang alam ni Elaine ang bahaging ito ng testamento o ang kabuoang bili ng ama, considering that she was one of the witnesses. Pero umiwas ng tingin ng madrasta. Nagpaalam na ang abogado at humakbang na patungo sa pinto nang bigla itong matigilan na tila may naalala. Nilingon sila. Oh, before I forgot, he said. Along with the will, your father left a sealed letter for you both, Carmela, Adam. Nagtatanong ang mga mata niya nang tumingin siya kay Adam. The expression on his face mirrored her own. Give it to me, Tito Marcus. Gusto kong mabasa. Umiling ang abogado. Kasama sa bilin na mapapasa kamay lamang ninyo ang sulat pagkatapos ng inyong kasal. At muli, kung hindi magaganap ang bilin, si Elaine ang magdedesisyon kung anong nararapat gawin para sa sulat. Parehong natuon kay Elaine ang paningin nila. Subalit lungkot ang nakita nila sa mukha nito. Isang buntong hiningang pinakawalan nito at tumayo. Ihahatid na kita sa sasakyan mo, Marcus. Wika nito. And it was obvious she didn't want any confrontation. Naiwan sila ni Adam sa loob ng library. She turned to him angrily and bitterly. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang tiwala ni Papa, Adam. I cannot believe that he trusted you this much when you are nothing but a cheat. Adam was stunned by the attack. Pero sandali lang yon. A cheat? He frowned. I don't know where you get that idea. But talking about Felipe's irrevocable trust. Yes, my dear. He retaliated in mocking anger. Labis-labis ang tiwala ni Felipe sa akin. Hanggang sa puntong hindi na lang ang asyendang ipinagkakatiwala niya sa akin. Kundi maging ang kaisa-isa niyang anak. Dahil lubusan mong nadaya si Papa. Dahil wala siyang alam sa uri ng pagkatao mo. Nagagalit siya ng husto para bantayan ang mga inilalabas ng bibig niya. Sa malalaking hakbang ay nasa harap na niya si Adam. Strong and steely, finger clutched at her shoulders and raised her from the chair roughly. His eyes were filled with contempt as they bored into hers. Now explain that statement, Carmela. Mahinahon ang salitang yon, subalit hindi ang ibinabadya ng mukha nito. Suddenly she was afraid. Pilit niyang pinakakawalan ng sarili mula sa pagkakahawak nito. Subalit halos bumaon ang mga daliri nito sa laman niya. Answer me, Carmela. Damn you! Adam, sinasaktan mo ako! Daing niya. Adam! Tinig ni Elaine na sumungaw mula sa nakabukas pang pinto. Binitawan siya nito at sinamantala niya yon at matakbong lumabas ng silid upang pumanhik sa silid. Naiwan ang magkapatid. Elaine looked at Adam wordlessly. He kicked the chair. Damn, so you have now turned to barbarity. Elaine accused. Raw hurt glittered on those dark eyes. She did that to me, didn't she? Hindi agad nakasagot si Elaine. Puno ng kabagabagan ng mukha. Alam ba ni Carmela ang tungkol sa akin? He asked harshly. Pait at galit ang hali-haliling gumuhit sa mukha nito. Ipinagtapat ba sa kanya ni Felipe iyon? Was it the reason why she left 3 years ago? Litong-litong umiling si Elaine. Hindi ako naniniwalang ginawa ni Felipe iyon. Kahit siya hindi alam kung bakit umalis si Carmela. He might have said something to his daughter and wasn't aware of it. I am not sure, Adam. Muling napamura si Adam. Hinilot ang batok at tumingala sa kisame. Humakbang si Elaine palapit sa kanya. Puno ng simpatya ang anyo. Oh, Adam. Akma siya nito nga hawakan subalit umatras siya at itinaas ang dalawang kamay sa ere. Leave me alone, Elaine. He said in controlled anger. Adam, don't push your luck. He warned furiously. Alam kong plinano niyong dalawa ni Felipe ang lahat ng ito. Sa malalaking hakbang ay tinungo niya ang pinto palabas, ignoring the pain on his sister's face. He slammed the door closed. Sa silid ni Carmela sa itaas, ay narinig niya ang marahas na arangkada ng sasakyan ni Adam. Napatayo siya mula sa pagkakasubsob sa kama at tumakbo sa bintana. Nagtatalsikan ng mga graba sa driveway. Sa pagmamaneho nito ibinuhos ang galit. A feeling of deja vu washed over her. Fresh tears filled her eyes. Sa nanalabong mga matay sinundan niya ng tingin ng papalayong sasakyan ni Adam. Hanggang sa takpan iyon ng mga naglalakihang puno. Nakatali sa isa't isang puso at mana niya.
Bakit mo to ginawa, Papa? She sobbed. Paano kung hindi nais ni Adam na muli silang magsama? Nasasaktan siyang isipin yon. Pero alin ba ang higit na masakit? Ang mawalan ng mamanahin o ang mawalan ng minamahal? Pero hindi ba't matagal nang nawala sa kanya si Adam? Bakit hindi man lang nabawasan ng sakit? Bakit ang sakit ng damdamin ay kasinsariwa pa rin ang tila baka hapon lang nangyari ang kataksilan? Isang linggong nabawas sa taning na 2 buwan. Subalit hindi pa rin napagpasyahan ni Carmela ang dapat na gawin. Kahit si Adam ay walang ginagawang paraan. But why would he? Wala namang mawawala rito kung sakaling hindi matupad ang kahilingan ni Felipe. Nang araw na yun ay inako niyang pag-withdraw ng pasweldo sa mga tauhan sa asyenda. Palabas na siya ng bangko nang may bumusina. Jack! She exclaimed when she recognized the man behind the wheel. Nakangiting lumapit siya sa sasakyan nito. Kumusta ka na? Paanong mula noong libing ni Papa ay hindi ka na dumalaw pang muli? Busy akong masyado, Carmela. Katunayan noong gabi ding yun ay dumiretso ako sa Cebu. He grinned. Nagpapasikat kay Mayor. Alam mo na, kailangan kong magtagumpay sa binabala kong pamamahala sa maliit na negosyo namin sa Cebu para hindi ako hikayatin ni Papa na pasukin ang politika. Nabanggit nga sa akin ni Auntie Elaine na gusto mong i-manage ang kumpanya ng Papa mo. Congratulations nga pala. Hindi man lang kita napadalhan ng card nung magtapos ka. Wala yun. He shrugged. Pagkuway hinagod siya nito ng tingin. Nakapolong dilaw siya na nakapaloob sa hapit na pantalong maong na ang laylayan ay nakapailalim sa leather boots. You are nicer than ever, Carmela. Komento nito. Maturity becomes you. Ikaw rin naman ah. Lalo ka ngang gumwapo ngayon. Ganting papuri niya na totoo naman. Jack was a cross between Tom Cruise and Richard Gere. Oh yeah? Alam kong magandang lalaki ako, Carmela. He said, grinning confidently. But not enough to compete with Mr. Macho Man. He was obviously referring to Adam. Biglang nabantuan ang kislap sa mga mata niya. Nagkibit siya ng mga balikat. Anong nangyari, Carmela? He asked. The gentleness in his voice tugged at her heart. Alam kong may crush ka kay Adam dahil nahiwatigan ko yun sa'yo noong kasal ng Papa mo at ni Elaine. Pero nabigla ako nang malaman kong ikinasal kayo ilang araw mula noon. My God, if you only knew how your marriage to Adam hurt me so. Jack. Well, forget about me. He shrugged nonchalantly, but Carmela saw the fleeting pain that crossed his eyes. And she was truly sorry that they didn't make it. Na kay Adam tumibok ang puso niya. Anyway, back to you. Wala pang 1 buwan pagkatapos ng kasal niyo ay nabalitaan ko namang nagtungo ka sa tiya ligaya mo sa Amerika. At nagbalik lang nitong mamatay ang Papa mo. So, what happened? Lumatay ang lungkot sa mukha niya. Hindi agad siya makaapuhap ng sasabihin. Kaibigan niya si Jack mula pagkabata. Madali para sa kanyang sabihin dito ang buong pangyayari. Pero hindi niya magawa. Problema nila ni Adam yon, at hindi niya gustong ipaalam sa ibang kataksilan nito and how foolish she had been for still loving him. Hindi mo kailangan sumagot kung ayaw mo, Carmela. I was just worried. Kahit naman si Daddy ay nagulat noong bigla na lang kayong dumating sa opisina niya at nagpakasal. At pagkatapos ay naghiwalay din makalipas lamang ang halos 1 buwan. Pumasyal ka sa bahay, magbalitaan tayo. We have many things to catch up on. Kumislap ang mga mata nito. Luminga sa paligid. Hinayo ng mga mata nito ang sasakyan niya. I am free right now. Gusto mo race tayo mula rito hanggang sa asyenda niyo? Like the good old days, he said excitedly. Umpisahan natin mula sa bukana hanggang sa bungad ng bahay asyenda. Nagahamon ang tono nito. And Carmela was never one to resist a challenge. Nakadama siya ng excitement sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon. Noong high school sila ay ginagawa nila yon. Kapag sinusundo sila ni Manong Berto sa eskwelahan, ay napipilit niyang siya ang mag-drive ng sasakyan at nagkakarera sila ni Jack pa uwi sa asyenda habang namumutla naman si Manong Berto sa kaba. Gayunman kahit minsan ay hindi nagsumbong sa papa niya si Manong Berto. Pero ngayon kung iisipin niya, marahil ay alam na iyon ng ama. Lamang ay nagsawalang kibu ito. Maliban sa minsan ay pinapaalalahanan siya nitong laging mag-ingat sa pagmamaneho. Chuck na naisip ng papa niya na hindi naman niya inabuso ang kakayahang ibinigay nito sa kanya.